Kumusta mga bata? Welcome sa bago nating pag-aaralan. Ang pag-aaralan natin ngayon ay asignaturang Filipino sa ika-apat na baitang. Ang aralin na ito ay sa ika-apat na markahan, Module 2, na may pamagat, paggamit ng mga uri ng pangungusap sa iba't ibang sitwasyon. Kamusta? Mukhang masaya ka na ngayon dahil nalagpasan mo na ang naunang mga gawain. Ano naman ang nararamdaman mo na naabot mo na ang yugtong ito sa pagsagot ng iyong mga module? Masayang matuto, di ba? Lalo na kung aralin ay maiuugnay mo sa sarili mong karanasan, kung kaya't sa module na ito ay gagamitin mo ang iba't ibang uri ng pangungusap sa iba't ibang sitwasyon. Sa module na ito, inaasahan na una, nagagamit mo ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng sariling karanasan. Pangalawa, nagagamit mo sa pakikipagtalastasan ang mga uri ng pangungusap. Pangatlo, nagagamit mo sa panayam ang iba't ibang uri ng pangungusap at nagagamit mo ang mga uri ng pangungusap sa pagsasabi ng pananaw. Pero bago natin pag-aralan ang panibago nating aralin, tuklasin muna natin. Pakinggan ang pag-uusapan ng tatlong magkakaibigan na sina Princess, Camille, at Joseph. Yehey! Simula na ng simbang gabi. Oo nga, sigurado gigising na naman tayo ng maaga para hindi tayo mahuli sa simbahan. Ang simbang gabi ay tradisyon na nating mga Pilipino. Oo nga, sabi ni Nanay, kailangang makumpleto na natin ang siyam na gabi sa pagsisimba. Ano naman ang mangyayari kapag nakumpleto ang simbang gabi? Kapag nakumpleto mo raw ang siyam na gabi sa pagsisimba, siguradong matutupad ang mga kahilingan mo na matagal mo nang hinihiling. Ganun ba? Gusto ko yan! Halika na at gumayak na tayo para makapaghanda na mamaya para sa unang simbang gabi. Pero maaari bang gisingin niyo naman ako? Baka masarap ang tulog ko mamaya. O tama na. Ang kwentuhan, matulog na tayo para magising ng maaga bukas. Oo naman, Camille. Naiuugnay mo ba ang sarili mong karanasan sa napakinggang usapan? Napansin mo ba ang mga salitang ginagamit upang ipahayag ang saloobin ng magkakaibigan? Ngayon, subukan ninyo itong sagutin. Una, tungkol saan ang dialogong iyong narinig? Pangalawa, sino ang mga tauhan sa dialogo? Pangatlo, sa napakinggan mong dialogo, anong pangyayari ang maiuugnay mo sa iyong sariling karanasan? Isalaysay mo sa iyong kasama sa bahay. Pang-apat, naniniwala ka rin ba na matutupad ang kahilingan kapag nakumpleto ang siyam na gabi sa pagsisimba? At bakit? Mahusay mga bata! Ngayon naman ay isa-isahin natin at suriin ang bawat pangungusap na nabasa natin o napakinggan sa dialogo. Unang pangungusap. Yehey! Simula ng simbang gabi! Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pahayag? Tama! Ito ay padamdam. Bakit padamdam? Magaling! Dahil nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng tuwa at nagtatapos ito sa tandang padamdam. Pangalawang pangungusap.
simbang gabi ay tradisyon na nating mga Pilipino. Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pahayag? Tama, ito ay pasalaysay. Bakit pasalaysay? Magaling! Dahil ang pangungusap ay nagkukwento o nagsasalaysay. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Ikatlong pangungusap? Ano naman ang mangyayari kapag nakumpleto ang simbang gabi? Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pahayag? Mahusay! Ito ay patanong. Bakit patanong? Ito ay patanong dahil ang pangungusap ay nagsisiyasat o naghahanap ng sagot. Ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Ikaapat na pangungusap. Halika na at gumayak na tayo. Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pahayag? Tama! Ito ay pautos. Bakit pautos? Mahusay mga bata, dahil ang pangungusap ay nagpapahayag ng obligasyong dapat gawin. Nagtatapos din ito sa tuldok. Ikalimang pangungusap? Maaari bang gisingan niyo naman ako mamaya? Baka mapasarap ang tulog ko, hindi ka agad ako magising. Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pahayag? Tama! Ito ay pakiusap. Bakit pakiusap? Napakagaling ninyo mga bata! Ito ay pakiusap dahil ang pangungusap ay maaaring nagsasaad ng paghingi ng pabor. Ginagamitan ang magagalang na salita upang makiusap. Maaaring nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. Talakayin natin. Ano ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na buo ang diwa. Binubuo ito ng panlahat na sangkap, ang simuno at panaguri. Ang pangungusap ay maaaring nasa uring pasalaysay, pautos, patanong, padamdam, at pakiusap. Isa-isahin naman natin ang uri ng pangungusap. Ang unang uri ng pangungusap ay pasalaysay. Ang pasalaysay ay ang pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, si Maria ay sumasayaw. Ang pangalawa naman ay pautos. Ang pautos ay nagpapahayag ng obligasyong dapat gawin. Nagtatapos din ito sa tuldok. Halimbawa, magwalis ka ng bakuran. Ang pangatlo ay pakiusap. Ang pakiusap naman ay ang pangungusap na maaring nagsasaad ng paghingi ng pabor. Ginagamitan ng mga magagalang na salita upang makiusap. Maaaring nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. Halimbawa, pakiabot naman ang baso. Sunod ay ang patanong. Ang patanong ay pangungusap na nagsisiyasat o naghahanap ng sagot at nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, ano ang binili mo sa tindahan? Panglimang uri ng pangungusap ay ang padamdam. Ang padamdam naman
ay nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng tuwa, takot o pagkagulat. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Karaniwan ding nagbibigay ng babala o kaya'y nagpapahiwatig ng pagkainis. Halimbawa, aba, bilisan mo! Mahuhuli ka na sa klase! Ano ba ang dapat nating tandaan? Dapat tandaan natin na gumagamit ng iba't ibang uri ng pangungusap at mga pananda sa pagpapahayag ng saloobin at karanasan. Maraming salamat! Sana ay nakatulong sa inyo ang aralin na ito. Mag-ingat mga bata, hanggang sa muli, paalam!